Ayun guys, tatanggalin natin yung lifter dito sa punahan kasi pangit tingnan. Tanggal natin yung ito. Ang pangit eh. Tumatalbog eh. Magbabago ba yung camber ko niyan? Ha? Hindi? Diba, may warranty naman ako eh. Vlog natin to para makabawi man lang ako sa ano, sa ibabayad ko sa'yo. Master home service, home service. Eh gusto ko yung ano, yung ride talaga na maganda eh. Ito tumatalbog eh. Ba't yung Montero maraming ganito no? Ganito. Sa Fortuner ko walang ganyan eh. Sa ano yan? Sa preno yan? Ha? Preno. Paano preno? Pag nalubak ka. Oo. Nalubak ka. Ganon diba? May, parang napansin mo kung nag-preno. Oo. Parang meron nga, gumagalaw yung pedal doon, no? Kung kumapit ang preno, kasi ito yung naglalaro niya, pag na nalupak ka, malalim. Parang nag... Hindi naman, kunting preno lang naman. Hmm, slight na ano lang. Ganun lang. May nabibilhan bang boots ng ano? Meron yan. Yung sa axle? Yung kabila, wala na eh, sira na yung kabila ko eh. Sira na rin dyan, di ba? Oo, sira rin to. Kabilaan? Inner, inner axle. May makukunan ka kanyan? Or wala? Meron. Kasa lang? Auto supply meron yan. Ha? Hindi naman maaar ba? Ano na yan eh? Hindi naman maaar ba? Ibang kaya na wala talang staff ito. Meron talaga. Saan mo na sa lang itip? Ari tayo? Ha? Auto na? Angon sa? Hindi ari ka dito ba? Oo, oh, mga before lunch ano? Daming kinakala sa Montero. Sira na, hindi. Ha? Daming tinatanggal, no? Wala na kapasya ito ni namin? Ha? Wala na kapasya na ito ni namin? Wala na? Ang pangit kasi tumatalbog eh. Kahit magmags at ano ako, gulong, hindi ko ililip. Gusto ko yung tamang ano lang. Para maganda pa rin yung ride ba, no? Parang taas. Mag-ano ka na lang, maganda. Badilip ka na lang. Pa? Badilit. Ah. Gusto mong mataas. Ito, quick lifter, mataas. Ayaw na talang pabangit. Quick lift kasi pangit. Pag-iiba yung ride. Taas-taas din yan, no? Taas. Isipin mo yung na-press nung ano? Spring? Sakto? Na, kinsi? Na manipis? Oo.
Di ba ano yan? Ha? Okay na yan. Ha? Stuck pa. Stuck na yan. Ano pala na panapalitan? Ganda na ng ride nito. Para na tong ano, umaalon-alon. Okay na kung umaalon-alon na yun. Kung ano ba? Kung ano eh? Huwag mong pitik. Ano mang di? Eh, diga. Isahay. Si Edwin, pirmi. Si Edwin? Oo. Pirmi ka na magtayaan daw, ano? Malay mo, swerte. Ha? Yun o, oh. Lapit na. Original yung makikita mo na yan? Ay, inatag na sa... Servisa na ba? Ha? Inatag, yarabor na. Oh? Sa servisa. Mahal din yan ha? Dalawa to, Inco yung isa eh. Inco? Ayaw bigay. Ito na lang yung pinigay ah. Inco. Tagal pa naman malubat niya, no? Oo, oh, tagal. Gat yung itong akin, no? Ha? Tagal malubat? Ginagamit ko ito mga dalawa, tatlong araw bago malubat. Kaya nga eh, tagal malubat eh. Yun o, tapos na ang kabilang side. So dito lang tayo sa shop nagpa-service. So yun guys, at yung pag-uusapan nga natin ngayon is yung quick lift. So kung nagbabala kayong magpalagay ng quick lift, nasa inyo po yun. Pero ito yung comment ko sa quick lift. Hindi talaga siya maganda. Kasi ano siya eh, isipin mo ito, kaya ko pinatanggal yung quick lift nito sa harapan kasi matalbog. Sobrang matalbog niya. Ang nakalagay na quick lift dito sa unahan is 1.5. So ganyan siya kakapal. Tapos pinapatong siya dun sa ibabaw ng spring mo or yung sa shock mo sa unahan. So yung normal na ikot nung spring mo at yung normal na height niya, mapipress siya. So mapipress siya. So ang mangyayari, yung normal na play nung spring mo is hindi na tama. Kaya matagtag na siya. Para sa daily drive na sasakyan, parang hindi ko talaga siya trip. Ang isa pa na hindi maganda sa naka-quick lift, pag nalubak ka, itong steering wheel mo is random yung ganun. Parang pati yung steering wheel mo is hindi siya stable. Tapos isa pang napansin ko, pag once na sinagad mo ng ikot yung manibela mo, yung pinaka-last na sagad, bigla siyang bagsak ng ganun. Tapos kabila naman, kanan, yung pinaka-sagad, yung pinaka-last bago sumagad is biglang bagsak din ng ganun. So hindi na siya smooth. At syempre, yung ride, ibang-iba talaga yung ride niya. So itong likod nito, hindi ko na pinatanggal. Pina-home service ko lang pala to sa pinsan ko, yung nagtatrabaho sa M7. So shop lang siya ginawa. At ito ngayon, maganda na yung ride, di ba? So hindi na nasasacrifice yung ride niya. Maganda na yung ride niya ngayon. Iba talaga pag naka-quick lift eh. Ano siya, matalbog, maingay yung gulong, ganun. Hindi ko siya trip. Tsaka ano, parang siyang nakakatakot sa ano, mabilis na takbo. Sobrang taas nung unahan.
So ito ngayon medyo nakasubsob siya ng konti, nakaganon siya. So which is mas gusto ko siya kaysa sa dati. So sa mga nagbabalak na magpa-quick lift, kayo na po yung bahala, basta ako yung comment ko, yung review ko sa ganun is di maganda talaga. Kasi yung Fortuner ko dati, nung stock pa lang yung kanyang suspension. Hindi, naka-Ride Max na pala ako noon. Naka-Ride Max na ako, pero pinalagyan ko siya ng quick lift. Hindi pa ako nakakalayo ng Banawe. Binalik ko na kaagad sa shop. Kasi ano eh, alam mo yung pag nasa humps ka, punta, dadaan ka sa humps, biglang, pak! Ganun talaga, talbog talaga siya. Kahit malambot pa yung gulong mo, talbog talaga siya. Nung time na nagpalagay ako sa Fortuner dati, wala pa naman akong alam masyado nun talaga eh. Nung binili ko yung Fortuner nun, after ilang months lang, nagpa-ano, kaagad ako ng shock eh. So Ride Max yung una kong nilagay noon. Yun nga, nakakatawa. Kasi hindi pa ako nakakalayo ng Banawe kung saan ko pinalagay yung aking ano. Ibinalik ko siya kaagad, isinauli ko. So buti naman, pumayag naman yung tindahan na pinagbilan ko. Kaya ayun, hindi talaga siya maganda. Hindi talaga siya maganda for me. Kung siguro sa iba, okay sa kanila, ay choice yun. Pero sa akin, ito ay personal, ano ko, personal opinion ko naman sa quick lift. Hindi talaga siya maganda para sa akin. Alam niyo naman, nabili ko tong Montero na nakaganoon na, naka-quick lift na siya. Pero yung likod, maganda yung play nung likod kasi magkahiwalay naman yung shock at saka spring niya ni. Yung dito kasi sa unahan, magkasama yung dito sa loob yung shock, yung spring nandun din, magkakasama sila. Hindi talaga maganda yung kanyang play. So yung likod, kahit naka-lift siya, parang stuck pa rin yung kanyang ride. Kaya yun yung kagandahan doon. Kaya hindi ko na pinatanggal yung likod. Nung tinanggal ng pinsan ko yung dalawang spacer o yung dalawang quick lift sa harapan, tinest drive muna naming dalawa. So match naman yung kanyang play sa harap at sa likod. Tsaka parang stuck lang din talaga yung ano, yung ride sa likod. Yung harapan lang talaga nung naka quick lift pa, medyo negative talaga. Iba. So yun lang po yung opinion ko guys sa ano, sa quick lift. Kung gusto niyo magpalagay noon, no problem naman, may kanya-kanya naman tayong preference ng ride. So nasa inyo po yun. Okay? So hanggang dito na lang. Thank you for watching.